Exodus chapter number 22. Sa aklat tayo ng Exodus chapter 22. At pinag-aaralan natin dito ang batas ng lipunan ng Israel. Or as God is forming them, shaping them into the nation. Right now, they're nomadic. They are traveling. And they stopped at Mount Sinai. And the Lord is constituting them into a nation. So ginagawa silang bansa ng Panginoon. At sa pamamagitan ng covenant of Moses, inaayos ng Diyos ang batas ng lipunan. At tanda natin from last time, lahat ng mga batas ay merong kagandahan o moralidad. Every law is moral. Okay, so don't think that you can have an amoral law or not a law that is neutral. Every law has moral consequences. And so all the law, including the civil law. Now, there are three aspects to the law. Tatlong aspeto ng batas. Natatandaan ba ninyo? Moral law, yan yung Exodus 20. Civil law, yung batas ng lipunan. Yan yung Exodus chapter 21 hanggang 23. Tapos, merong ceremonial law. Yun yung Exodus 24 hanggang 26 and subsequently. Civil, moral, and ceremonial law. At ang batas ay may layunin. Ano ang layunin ng batas ng Diyos? Why did God give us the law? What's the purpose of the law? Ang purpose ng law, pinapakita niya tayo ay makasalanang tao. Hindi natin naaabot ang kabanalan ng Diyos. Palagi natin binabali ang batas ng Diyos at nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Sino ang tagapagligtas? Si Jesus Christ. No, nililigtas ba tayo ng Diyos sa batas? No. Nililigtas tayo sa ating kasalanan sa paglabag ng batas. Tapos, si Jesus Christ ay nagtupad ng lahat ng batas ng Diyos para sa atin na umaasa sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya. Alright, so isa sa mga layunin ng batas ay ipakita sa atin na tayo ay makasalanang tao. At ang pangalawang layunin ng batas ay ituro sa atin si Jesus Christ dahil Siya ang nagtupad sa batas. At ang pangatlong gamit ng batas bilang Kristiyano ay gabay. So meron tayong idea kung ano ang gusto ng Diyos at ayaw ng Diyos. Halimbawa, kasinungalingan. Sa palagay mo, gusto ba yan ng Diyos o ayaw ng Diyos? Ha? Ayaw ng Diyos. Kaya sinabi niya sa Exodus 20, "Thou shalt not bear false witness." Huwag kang magsinungaling. Alam mo, kung hindi alam ng tao yan, na base pala yan, sa batas ng Diyos, magiging punong-puno tayo ng kasalanan, kamalian at kabaluktutan. So bilang Kristiyano, hindi natin tinutupad ang batas para maligtas tayo. Bilang Kristiyano, ginagamit natin ang batas para alam natin na tayo ay kumilos na kaaya-aya sa Diyos. Malinaw ba yun? Is that clear? Okay, so isa rin na pinag-aralan natin last week ay yung konsensya ng tao kapag hindi siya tinuruan ng biblikal na pag-iisip, yung konsensya ng tao ay gagawa at gagana yan at magkakaroon siya ng sarili niyang pananaw. Okay? Isang halimbawa doon yung death penalty at makikita uli natin ang death penalty sa Exodus chapter 22. Alright, so tingnan natin ang Exodus chapter 22. Iba't ibang mga batas patungkol sa lipunan at ang keyword dito ay restitution. Restitution. Ayan, Pastor, anong ibig sabihin ng restitution? O kayo, ano sa palagay niyong ibig sabihin ng restitution? Restore. O, ano yung sa Tagalog? Isauli. Okay? So, kapag meron kang ninakawan at nahuli ka, at nakita talaga na lumabag ka sa batas,
yung ninakaw mo, isoli mo. At meron din pagkakataon na isoli mo ng apat na beses pa. Okay? So, ang batas ng Diyos ay patas. Hindi yung nagnakaw ka, pugutan na kaagad yung kamay mo. Katulad ng ibang mga lipunan. Ganun ang batas ng ibang lipunan. Yan ang konsensya na hindi tinuruan ng Biblia. Pero kung yung konsensya mo tinuruan ng Biblia, alam mo, dapat ang batas ay patas sa krimen. Hindi mabigat at hindi rin magaan. Tamang-tama lang sa krimen. Alright, so anyway, verse number 1, Exodus chapter 22, verse 1. If a man shall steal an ox or a sheep and kill it or sell it, he shall restore. Ayun yung keyword, restore. 5 oxen for an ox and 4 sheep for a sheep. So, 5 beses kung ox. Oh, yung parang ano siya, kalabaw. Malakas kasi yung ox. Yung sheep naman, kapag namatay yung sheep, 4 na sheep ang ipapalit niya. So, restore. Verse number 2. If a thief be found breaking up and be smitten that he die, there shall no blood be shed for him. So, halimbawa, magnanakaw ka, pumasok, breaking and entering ka, tapos pinatay ka. Sa batas ng Diyos, walang consequence yung may-ari ng bahay. Porque napatay ka. Kasi ikaw magnanakaw, pumasok ka sa bahay na hindi mo bahay para magnakaw. Pag namatay ka dahil sa ginawa mo, yan ang problema mo. Hindi problema ng amo ng bahay. Ngayon, sa lipunan natin ngayon, ewan ko dito sa Pinas, pero sa US, pag magnanakaw ka, meron kang mga rights and privileges. Ikaw na nga magnanakaw, ikaw ang didepensahan. Well, anyway, sa batas ng Diyos, walang problema kung ikaw ay magnanakaw, pumasok ka, tapos ikaw pa ang namatay, walang konsekwensa sa pumatay sa'yo. Verse 3, if the sun be risen upon him, there shall be blood shed for him, for he should make full restitution. If he have nothing, then he shall be sold for his theft. Okay? If the theft be certainly found in his hand alive, whether it be ox or ass or sheep, he shall restore double. So, itong magnanakaw na ito, kapag nagnakaw siya, siya ay gagawing alipin bilang restitution sa kanyang krimen. O di kaya, gagawa siya ng, ano yung tawag natin dito ngayon, community service. Pwede rin yun. Oh, okay, so patas talaga ang Diyos. Alright, verse number 5. If a man shall cause a field or vineyard to be eaten, and shall put his beast and shall feed in another man's field, if the best of his own field and the best of his own vineyard, shall he make restitution. Ito property, ano ito? Property rights. May bukid itong taong ito. Ikaw, meron kang kambing. Tapos, pinayagan mo yung kambing mo na kumain dun sa bukid ng mama, hindi mo bukid yon. Tama ba yun o mali? Mali yun. So ngayon, ikaw magtatanim ka ng isasuoli mo yung kinain ng kambing. Alright? Is that fair? Yes, fair ang Diyos. Restitution. Restitution. Number 6, verse 6. If fire break out and catch in thorns, so that the stack of corns or standing corn or the field be consumed therewith, he that hath kindled the fire shall surely make restitution. Alam niyo ba yung arson? Arson? Yung nagsimula ng sunog, yun. Kung anong nasunog niya sa bukid, isasauli niya yun. Siya ang magtatanim. Siya ang sasagot dun sa nawala. Alright? Dahil maaring aksidente, o di kaya maaring sinadya. Alright? Pero kung kahit ang aksidente man o sinadya, isasauli pa rin niya yung nasunog. Alright? Verse number 7. Again, restitution. Restitution. Fair. God wants restitution. Verse number 7. If a man shall deliver unto his neighbor money or stuff to keep, and it be stolen out of the man's house, if the thief be found, let him pay double.
And if the thief be not found, then the master of the house shall be brought unto the judges to see whether he have put in his hands unto his neighbor's goods. For all manner of trespass, whether it be for ox, for ass, for sheep, for raiment, for any manner of lost things which another challengeth to be his, the cause of both parties shall come before the judges. Whom the judges shall condemn, he shall pay double his neighbor. Ito naman, halimbawa, meron kang kambing, tapos aalis ka, eh wala kang mapagkakatiwalaan, yung kapitbahay mo, sir, pwede mo bang bantayan yung kambing ko? Tapos sumang-ayon naman si sir, yes, akong bahala sa kambing mo, o dito na siya. Eh kung nakawala yung kambing, o bumalik yung may-ari ng kambing, nasan yung kambing ko? Ay, sorry ha, kasi yung kambing mo, parang nagutom siya, lumakad siya doon, tapos natamaan ng jeep. Ano ang dapat gawin nung may amo, nang nagbantay doon sa kambing, isa-uli ang kambing? O. Malinaw ba yun? Is that fair? Yes, that's fair. Okay? So, mga kabataan, listen to me carefully. Kayo, nandito kayo sa church, ako ang sasagot sa inyo habang wala ang inyong magulang. Yan, property rights yan. Pinagkatiwalaan ako ng iyong magulang na bantayan kayo habang wala sila dito. So kung may mangyari sa inyo, sino ang sasagot? Ako. Okay? Kaya hindi kayo pwedeng lumabas at maglaro. Kasi pag may nangyari sa inyo, ako ang lagot. Okay? Yan, base yan sa batas ng Diyos. Okay? Kaya yung mga bata, Nay, gusto ko nang lumabas, maglaro. Ay nako, pag hindi pa pinayagan ng nanay, huwag niyong awayin yung nanay. Hindi pa pwede. Kasi pag may nangyari sa inyo, sino ang sasagot? Yung nanay. Alright, so verse number 10. If a man deliver unto his neighbor an ass or an ox or a sheep or any beast to keep, and it die or be hurt or driven away, no man seeing it, then shall an oath of the Lord be between both of them both. And he shall not put his hands into his neighbor's goods, and the owner of it shall accept thereof, and he shall not make it good. And if it be stolen from him, he shall make restitution unto the owner thereof. And if it be torn in pieces, let him bring it for a witness. And he shall not make good that which was torn. So again, restitution, property rights talaga, merong property rights ang owner. And friend, pag may pinag-usapan, dapat i-honor ang pinag-usapan. Alright, verse number 14. If a man borrow aught of his neighbor, and it be hurt or die, and the owner thereof, being not with it, he shall surely make it good. I-correct mo, gawin mong tama, yung responsibility mo, gawin mong tama. But if the owner thereof be with it, he shall not make it good. If it be an hired thing, it came for his hire. So, pag nandyan naman yung may amo, yung may ari, halimbawa, yung may ari ng kambing, nandun siya sa kapitbahay, kasama yung kambing, nakatakas yung kambing. O sino ang sasagot doon? Yung may ari ng bahay o yung may ari ng kambing? Yung may ari ng kambing. Kasi nandun siya ang may ari ng kambing. He is responsible for his property. Property rights. Verse 16, if a man entice a maid that is not betrothed and lie with her, and she shall be endowed her to be his wife. If her father utterly refuse to give her unto him, he shall pay money according to the dowry of virgins. So, ito ay marriage law. Huh? Sa Bible, hindi yung pwedeng makipagtalik ang hindi kasal. Kapag young people, huwag kayong makipagtalik pag hindi kayo kasal. Bawal yun sa Biblia. Now, kung may nangyari, pananagutan yan. According to the Word of God. Tapos kung hindi naman sang-ayon yung tatay o yung nanay, di magbabayad pa rin yung boyfriend. And so on and so forth. Verse 18, thou shalt not suffer a witch to live. Thou shalt not suffer a witch to live. So
So anong ibig sabihin ng verse 18? Death penalty. Para kanino? Alam ba ninyo si Scarlet Witch? Alam ba ninyo yon? Sa Marvel Comics, meron silang witch. Ang pangalan niya, Scarlet Witch. Sa mata ng Diyos, dapat patayin si Scarlet Witch. Yes. So, sang-ayon ba ang Diyos sa death penalty? Yes. Eh kung mangkukulam, witch. Ano yung witch sa Tagalog? Mangkukulam talaga? Tama ba yon? Okay. Oh, sa mata ng Diyos, anong dapat mangyari sa mangkukulam? Death penalty. Kaya huwag kayong maglaro ng mga spirit of the glass. Huwag kayong maglaro ng mga... huwag kayong manood ng mga Marvel comics. Yung mga superhero na may kapangyarihan na ganyan. Harry Potter. Witch yun! Yan, si Harry Potter tsaka yung mga kaibigan niya. Sa mata ng Diyos, dapat patayin sila. Oh, pastor naman. Ano lang yan? Entertainment lang yan, pastor. Ah, inaaliw kayo ng demonyo. Hello? Hindi, nag-ano lang ako, pang-relax lang, pastor, para lang maaliw ako, nanunod na lang ako ng ganyan. Ha? Harry Potter naman, nakakatuwa naman nangyari sa kanya, ganito, ganyan, 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 part 7. Thou shalt not suffer a witch to live. Kung masunod lang ang Diyos, wala, walang ganyan. Halloween, pastor! Masaya sa Halloween kasi may candy. Kaya lang, nagdadamit kami ng witch! Hindi naman witch. Ano lang? Skeleton. Demonyo lang. May sungay. Pirata. Fairy. Thou shalt not suffer a witch to live. Huwag mong payagan ang mangkukulam ay mabuhay. Now, sumunod ba ang Israel sa patakaran ng Diyos dito? Kaya nasumpa sila. Pagdating nila sa Kanaan, pagpasok nila doon, punong-puno sila ng problema dahil hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. Kristiyano, makinig kang mabuti. Magiging punong-puno ang buhay mo ng problema kung hindi ka makikinig sa salita ng Diyos. Garantisado. Pastor, pang ano entertainment lang yan. Hindi naman totoo yun. Ha? Sa isip mo, hindi totoo. Pero yung mga gumawa niyong mga haka-haka na yun, yung mga nag-invento niyan, may agenda ho sila. Ano yun? Sa mundong ito, ginagawa nilang easy ang pagtanggap kay Satanas. Kasi yung mundong ito, hinahanda na ito para sa Antikristo. Pastor naman, ganyan ba talaga? Anong gusto mo? Gusto mo ba ng salita ng Diyos? O gusto mo yung sarili mong gawa? Hmm? Now, Tagalog, huwag mong hayaan ang mangkukulam na mabuhay. English, thou shalt not suffer a witch to live. Oh, see. Ano ang mahirap unawaan sa King James Bible? Ha? Mahirap ba maunawaan ng King James? Mahirap kung ayaw mong pakinggan ang Bible. Verse 19, whosoever lieth with a beast shall surely be put to death. Ito yung nakikiapid sa hayop. Nakakadiri. Sa Bible, tandaan natin yung lipunan nila, agricultural. Agricultural. Maraming mga sheep, maraming mga hayop. At yung tao, gumagawa ng kabalastugan kapag hindi sumusunod sa Diyos. And so, this is bestiality. This is against the Lord. God hates witchcraft. God hates bestiality. Verse 20, he that sacrificeth unto any god, save unto the Lord only,
shall be utterly destroyed. Okay, so kung ayaw mong sumumba kay Jehovah Lord, kay sa Panginoon, kay Jesus Christ, kung ayaw mong sumumba sa Kanya, sumumba ka sa iba, ang buhay mo ay mawawasak. Utterly be destroyed. Mawawasak ang buhay mo. Subukan mo na unahin sa iyong buhay ang ibang bagay maliban sa Diyos. Anong mangyayari sa iyo? Mawawasak ang iyong buhay. Garantisado yan. This is the law of the Lord. All right? Verse number 21. Exodus chapter 22, verse 21. Thou shalt neither vex a stranger nor oppress him, for ye... saan na tayo? For ye were strangers in the land of Egypt. Sandali lang, sabi ni Moses. Naalala ba ninyo, Israel, nung kayo ay alipin sa Egypt? Ay, syempre, tatlong buwan lang sila nakalabas sa pang-aalipin ng Egypt ng 400 years. Naalala talaga nila kung ano ang pagiging alipin. Sabi ni Moses, huwag niyong maltratuhin ang alipin na nandyan sa inyong kalagitnaan. Bigyan niyo sila ng, itrato niyo sila ng tama. Huwag kayong abusado sa mga alipin. And so, syempre, naalala nila kung paano ang pagiging alipin. So, kailangan merong rights ang alipin. Hindi siya dapat abusuhin. Verse 22, Exodus chapter 22, verse 22, ye shall not afflict any widow or fatherless child. Tandaan natin, ang puso ng Diyos ay malapit sa mga balo at malapit sa mga bata na walang tatay sa bahay. Yung lipunan natin ngayon, punong-puno ng mga bahay na walang tatay. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Pero tandaan mo, ang bata na nasa isang tahanan na walang tatay ay inaalagaan ng Panginoon. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Pabaya man ang magulang mo, pero ang Diyos hindi pabaya sa'yo. And so God will protect you. Mahal ng Diyos ang, basahin mo ang Bible, Old Testament, New Testament, may protection talaga ang mga balo at ang mga bata na walang tatay sa bahay. Na balang araw, pag ikaw ay naging tatay, alagaan mo ang tahanan mo bilang ama. If thou shalt afflict them in any wise, and they cry at all unto me. Ano yung tong cry at all unto me? Kapag halimbawa, inabuso mo ang balo o yung bata na walang tatay sa bahay at nag-pray sila at narinig ng Diyos ang kanilang prayer, lagot ka. Amen? Amen. I will surely hear their cry. Nako. Inaaway mo na ang Diyos pag inaaway mo yung bata na walang tatay sa bahay. Yung mga balo na wala silang kadepensa, wala silang tulong sa tao, ang Diyos ay nakakarinig sa kanilang mga pananalangin. Verse 24, and my wrath shall wax hot. Mainit ang galit ng Diyos doon sa mga nag-aabuso ng mga balo at mga bata na walang tatay sa bahay. I will kill you with the sword. Naku. And your wives shall be widows and your children fatherless. So kung nag-aabuso ka ng tao, papatayin ka ng Diyos para yung asawa mo siya maging balo at yung mga anak mo sila, mawalan sila ng ama sa tahanan. Is that fair? Yes, fair. Ganda ng batas ng Diyos, no? Verse 25, Exodus chapter 22, verse 25. If thou lend money to any of my people that is poor by thee, thou shalt not be to him as a usurer, neither shalt thou lay upon him usury. Anito, pastor? Ganito yon. Kapag dukha ang isang tao at naghiram sa iyo ng pera, huwag mong dagdagan ng interest yung pinahiram mo sa kanya. Kasi nga, dukha na nga, nahirapan na siya eh.
Oh. Eh kung yung naghiram sa'yo, may kakayahan. O dun, sige, paipatong mo yung interest. Walang problema doon kasi kaya naman niyang bayaran. Nagkataon lang na wala siyang pera ngayon. Pero yung dukha, yung talagang walang-wala, naghiram ng pera, ibigay mo na lang. Huwag mo na lang. Kung kaya mong ibigay, ibigay mo. Huwag kang maging yung parang katulad ng iba. Eh, pag sinoli mo yan, dagdagan mo ng 5% interest. 2% interest, ha? Dagdagan mo ng tubo yan. Hindi ganyan ang Diyos. Lalo na sa mga dukha. Alright, so merong poverty rights. Ha? Para yan sa mga mahirap. So, if you're lending money to the poor, you're not to charge interest to the poor. If thou shalt take all, verse 26, if thou at all take thy neighbor's raiment to pledge, thou shalt deliver it unto him by the sun goeth down. For that is his covering only, it is his raiment for his skin, wherein he shall sleep. Where, how can he sleep? It shall come to pass when he crieth unto me. Ayan, pag nag-pray siya, nako, lagot ka. That I will hear, for I am gracious. Verse 27. I am gracious. So, ibig sabihin ganito. Naghiram ka ng kumot. Pansamantala lang, isoli mo kaagad yung kumot. Para pag natulog siya, hindi siya malamigan. Kasi pag nalamigan siya at nag-pray siya sa Panginoon, Lord, hindi sinoli yung kumot ko. Lagot ka sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, ayun o. And when he crieth unto me, that will I hear. Now, ito ang next word. For I am gracious. Ayan. Yung salitang gracious dito, yan ang katangian ng Diyos. God is gracious. Ang basihan ng batas natin, lahat ng batas natin, ay ang kahabagan ng Diyos. Pagmamahal ng Diyos. Lahat ng batas ay base yan sa pagmamahal ng Diyos. Ay, yung mga young people, mahilig ba kayo sa mga curfew-curfew? Sa mga batas-batas? Pagdating ng alas 11, maligo. Alas 9, matulog. Alas 6, gumising. Eh, Pastor, ayaw ko yung batas na ganyan. Hindi ako mahilig sa batas na ganyan. Gusto ko matulog ako. Pag gusto kong matulog, gumising ako. Pag gusto kong gumising, anong mangyayari sa buhay mo? Subukan mo yan sa tunay na buhay. Sabihin mo sa boss, anong pasok ako sa alas 9? Pasok na lang ako pag gusto ko, sir. Anong tapos na yung trabaho pag alas 5? Tapos na lang pag tinapos ko na lang. O, anong mangyayari sa'yo? Ha? What? Tanggal ka sa pwesto. Hindi mo mababayarin yung kuryente, yung tubig, hindi mo mababayarin yung basura, mawawalan ka ng bahay, ayan na yung iyong kama, wala na, goodbye. Bakit? Kasi hindi ka sumusunod sa batas. Tandaan mo, ang buhay natin pag walang batas ay magulo. Pastor, ayaw ko sa batas ng nanay at tatay ko. Di magsarili ka. Buhayin mo yung sarili mo. Huwag kang kumain sa mga hinanda nila para sa'yo. Huwag kang matulog sa kama nila. Huwag kang makisa sa kanilang bubong. Mabuhay ka sa sarili mo. Eh, Pastor, hindi pa ako. Nag-aaral pa ako. Di magtiis ka at sumunod ka sa batas ng nanay at tatay mo. Tapos kapag ikaw, binigyan ka ng anak ng Diyos, huwag mong payagan yung anak mo na sumunod sa batas mo. Hayaan mo yung bata mo, gawin niya ang gusto niyang gawin. Lumaki siyang demonyo na katulad mo. Halimbawa lang, ha? Example. Hindi lang yung sinasabi na demonyo. I'm just saying. Just example. Children who don't want to obey their parents, you find someone else to be your parent. You get out of the house. You do what you want to do. And find out what happens. Pastor, yung parents ko, hindi naman siya perfect. Okay, very good. Ikaw, perfect ka.
Hindi. O, di ba, bakit inaasahan mo yung parents mo, perfect? Ikaw, hindi. Ibunga ka ng parents mo. Tandaan natin, lahat ng batas ay base sa grasya ng Diyos. Kaya dapat, imbis na magrebelde ka sa batas, magpasalamat ka sa Diyos. Magpasalamat ka na meron kang magulang na nagmamahal sa'yo. Ha? Yung unggoy na hindi mo pa kilala, na hindi mo pa alam kung anong ugali niya, na pinag-aabalahan ka ng pansamantala, hindi yan ang nag-provide sa'yo ng ilang taon para lang hindi ka magpasalamat sa iyong mga magulang. I'm telling you the truth. Ang batas, lahat ng rules ay base sa grasya ng Diyos. Pag walang batas, ang lipunan natin ay punong-puno ng kaguluhan. Ha? Verse 28, thou shalt not revile the gods. Ano itong the gods, Pastor? Yan yung mga namumuno. Okay? Isa sa mga titulo ng mga namumuno sa Old Testament ay gods. Hindi ibig sabihin sila ay Diyos o Diyos-Diyosan. Sila ang leader. Okay? So may mga pagkakataon talaga na dapat wag bastusin. Never na bastusin ang mga namumuno. Never. Nor curse the ruler of thy people. Wag. Kahit na hindi ka sumasang-ayon sa patakaran ng namumuno, wag na lumabas sa bunganga mo ang cursing. Cursing. Ano yung cursing sa Tagalog? Hmm? What is cursing sa Tagalog? Sumpa. Yes, pagsumpa. Cursing, swearing authority. No, let me tell you something. The authority is ordained of God. You don't have to curse. You don't have to murmur. You can pray. Kung mali yung authority, isuggest mo yung mali niya. Lumapit ka sa kanya. Pero mag-pray ka talaga sa Panginoon. At sumunod ka ng pansamantala. Hanggang magsarili ka. Eh, pag nagsarili ka, halimbawa, ikaw, nakatayo ka ng bahay, nabayaran mo yung kuryente, nabayaran mo ang tubig, nabayaran mo ang basurahan, nabayaran mo, pinakain mo yung mga anak mo, ikaw talaga ang nag-provide, pwede mong gawin ang gusto mong gawin. Huwag lang lumabag sa salita ng Diyos. Kung nag-aaral ka pa, hindi pa time para gawin mo ang gusto mong gawin. No, ang kabataan dapat naghahanda yan para sa katandaan. Hindi pa time. Verse 29, Exodus chapter 22, verse 29. Thou shalt not delay to offer the first of thy ripe fruits and thy liquors, the firstborn of thy sons thou shalt give unto me. Ito yung tithes and offerings. Ha, pag may blessing ka sa Panginoon, magbigay ka ng blessing sa Panginoon. Isuulin mo ng konti yung blessing ng Panginoon. At tandaan mo, yung firstborn, yun yung panganay, i-dedicate mo yan sa Panginoon. May service siya para sa Panginoon. Likewise, verse 30, thou shalt do with thine oxen, with thy sheep, 7 days shall it be with his dam, on the 8th day thou shalt give it to me. So, ganun din, yung mga hayop, yung mga pinagkatiwalaan ng Diyos sa'yo, gamitin mo para sa Panginoon. So, halimbawa, example lang, binigyan ako ng sasakyan ng Panginoon. Anong gagawin ko ngayon sa sasakyan na yan? Para lang sa akin. No! Pag may nangangailangan ng sasakyan para makapag-church sila, gamitin ng Panginoon yan. Dalhin sila sa church. Amen? Yes. Para maging blessing yan. Hindi yan para sa akin. Para sa inyo yan. You see? You dedicate it to the Lord. Meron tayong bahay dito. Anong ginawa natin dito sa bahay na ito? Sa amin lang? No. Welcome na welcome ang iba na dumalaw para makarinig sila ng salita ng Diyos. You see that? Kung ano ang inilagay ng Diyos sa iyong kamay, gamitin mo yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung anong utak ang inilagay ng Diyos sa iyong ulo,
gamitin mo yan sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi naman, lahat naman ng alam natin, hiram lang sa kamay ng Diyos. At dapat, yung paggamit mo ng mga binigay sa'yo ng Diyos, ay ang regalo mo sa Diyos. Verse number 31. Verse 31, and ye shall be holy men unto me. Neither shall ye eat any flesh that is torn of beasts in the field. Ye shall cast it to the dogs. Ye shall be holy men unto me. Ang layunin ng Diyos ay para maging kakaiba tayo. Ayaw ng Diyos na maging katulad tayo ng mundo. Gusto ng Diyos sa mga Israel na sila ay maging kakaiba sa mga bansa na nasa kapaligiran nila. Kaya binawal ng Diyos ang kanilang pagkain ng kung ano-ano pang mga bagay. Marami pa silang mga batas. Titingnan natin ang mga batas na ito next Sunday. But I want you to know, God wants us to live differently. Wala hong kwenta ang Kristiyano kung yung buhay mo ay hindi kakaiba sa mundo. Paano malalaman ng mundo na meron tunay na Diyos kung yung buhay mo ay walang pagkakaiba sa mundo? Hello? Kaya ang kabanalan ay napaka-importante sa Diyos. Sa Diyos. At pag nag-surrender ka, gagamitin ka ng Panginoon. Pero kung marumi ka, walang pagkakaiba ang buhay mo, lasinggero ka, lasinggero din ang mundo. Naninigarilyo ka, naninigarilyo din ang mundo. Nagdodroga ka, nagdodroga rin ang mundo. Paano ka kakaiba? Hindi, wala. Walang pagkakaiba. Walang kwenta ang buhay Kristiyano kung hindi ito kakaiba sa mundong ito. Eh, malinaw ba yun? Is that clear? Oh, very good. All right, let's pray. Ask the Lord to bless. Tapos chapter 23 tayo next week. Father in heaven, we thank you, Lord, for the word of God. We thank you for the law of the Lord that's based off of your graciousness, your holiness. I pray, Father, that as we look at the scriptures, that we would connect the dots between sanctification, Lord, in our lives, how we would use the law, not as a basis of salvation, but we would use the law as a thermometer to see how we can live pleasing to you. We love you now and ask your help in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.